Ikasyam ng Oktubre, Miyerkules, ng 27th linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Isang araw, nananalangin si Jesus sa isang lugar at pagkatapos niya'y sinabi sa kanya ng isa sa kanyang mga alagad, "Panginoon, turuan mo kaming manalangin kung paanong tinuruan ni Juan ang kanyang mga alagad." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung mananalangin kayo, sabihin ninyo, Ama, sambahin ang ngalan mo, dumating ang kaharian mo, bigyan mo kami araw-araw ng pagkaing kailangan namin. Patawarin mo kami sa aming mga sala, tingnan mo't pinatatawad din namin ang lahat ng may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Kung ang mga alagad ay mabuting mga Hudyo, siguradong natutuhan na rin nilang manalangin sa tradisyonal na paraan. Dumaraan sa pag-aaral sa mga sinagoga ang lahat ng mga bata noong mga panahong iyon. Natututo silang bumasa at magsulat para maging bahagi ng buhay nila ang salita ng Diyos. Siguradong natutuhan na nila ang ilang panalangin gamit ang banal na kasulatan. Siguradong nakapagdasal na sila gamit ang mga salmo. Kaya ano kayang panalangin ang tinutukoy ng mga alagad? Marahil ang nais nila ay ang mismong paraan ni Jesus ng pananalangin. Marahil, nakita nilang may ibang paraan ng panalangin si Kristo at nais din nilang makapagdasal sa ganitong paraan. Itinuro nga ni Jesus ang panalangin naghahayag ng katotohanan. Sa panalangin ito, ganap na nakapapasok ang tao kung anumang ugnayan meron tayo sa Diyos. Ang koneksyon ng Diyos bilang Ama at ng nagdarasal bilang Anak. Pagsasagawa, anak tayo ng Diyos. Ano pang kailangan nating patunayan? Simulan na nating isabuhay ang katotohanan ito. Una sa lahat, sa diwa ng panalangin itinuro mismo ng Panginoon natin. Thank you.